Magandang araw mga kamagbababoy. Ito po yung aming regular meeting ng samahan ng UNIBAT. Ito ay isang malaking grupo dito sa Batangas. So ginanap po ito noong August 9, Friday, 11:30 a.m. Rafael Blue Sapphire, Barangay Sikulipa City. Ito po ay sponsored by Promax International Corporation. So yung pong ating magsasalita dito ay pag-uusapan natin tong best practice to fight ASF na si Risty David and Miss Laila Ramos. So bago nga po kami mag-umpisa ay nakaugalian na po ng aming mga kasamahan sa pagbababoy na kami po muna ay kumakain. At habang inihahanda ni Miss Laila Ramos ang kanyang pananalita, ako at ang misis ko ay umatend upang sa ganun naman ay alamin at tuklasin at nang matutunan namin ang pamamaraan kung ano ba yung kanilang i-discuss tungkol sa sakit na ASF. Upang sa ganun naman ay lubawak pa yung aming kaalaman. So, for this afternoon, introduce ko po yung sarili ko. I am Nina Ramos. I am the Junior Animal Nutritionist of Promax International Corporation. Again, gusto ko lang pong ulit manghingi ng pasasalamat sa inyo on behalf of Promax and my colleagues since alam naman po natin kung gaano ka-challenging yung situation natin ngayon, yet pinaunlakan niyo po kami dito sa inyong meeting. Ngayon, na-challenging yung ating situations. So may didiscuss lang po akong two products. So ito pong two products na to is bago lang po sa product lines ni Promax. So kaya po namin hinighlight ito, itong dalawang products po na ito, ito po yung solution or pinopromote namin to reduce the risks of ASF or ng production. So kagamit po tayo ng products na pwede yung mag-improve ng farm at ng ating feed efficiency. Gagamit din po tayo ng products na makakapagpa-reduce ng ating feed cost. Since alam po natin na yung feed cost, almost 70 to 80% ng ating production sa feeds po na pupunta. Alam naman po natin na probiotics and prebiotics is ginagamit din po natin to improve profitability. And lastly, yung symbiotics po natin. So, meron na po ba dito familiar sa term na symbiotics? So, kung wala pa po, discuss po natin briefly. Dito po, tinitake natin into consideration, hindi lang po yung requirements ng animal, but also yung requirements ng population sa loob ng gastrointestinal tract ng animals. ABVista, which is si Cygnus. So, si Cygnus po is yung world's first and only symbiotics. So, paano po ba gumagana si Cygnus? So, si Cygnus po, meron po siyang laman na silanase and beneficial na XOS. So, dual activation po yung nangyayari kay or yung ginagawa ni Cygnus. So first, dahil may laman siyang silanase, nabibreakdown niya na po yung ating mga silan fibers into smaller fragments. Katabon, since meron po siya milky vanilla na flavor. So pag naamoy niyo po siya, amoy gatas din po talaga. Since ang minimimik po natin is yung gatas ng imahin. And kindly note lang din po na ang source po natin ng colostrum is bovine or yung ating mga cows. Kasi iniiwasan po natin na mag-transfer yung disease from one inahen to. Molecules ng antibodies. So ang goal natin, if they are weak at birth, mabigyan natin sila ng colobus piglet para makasurvive sila at makasurvive sa normal birth piglets. Yes, po, sir. Ay,
the smaller the piglets, the weaker the piglets, mas mataas yung room for improvement natin. But however, based on the trials namin, especially na itong ASF times, even kahit na yung normal born piglets, meron pa rin tayong improvement na nakikita. So if ever na we compute about the cost, ang nagiging costing po namin is for the entire sum, entire batch ng meter balls. Ilan man dun yung ma-improve nating daily gain during weaning, or ilan man dun yung ma-save nating mortality, will be beneficial against the cost of using the product.